Malinaw daw yung boses ko. So, ayun. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Kung saan man kayong parte ng Pilipinas na andun. Welcome sa ating Q&A session. Sa mga first-timer, comment kayo dyan. First time para mabigyan ko kayo ng shout-out. No, yung mga first-timer natin. And pwede nyo itong i-share sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam nyo na magbe-benefit dito sa ating Q&A session. So, bigyan ko na muna na shout-out yung mga nandito na. Especially yung mga nauna yan. Si Carlo Cartina, watching from Norway. Ayun, hello sa mga nasa Norway. Kung meron pang ibang nasa Norway, bukod kay Carlo, J-Lo, Lucas, o Hilo. Kasi hindi ko alam. Pero, yun. J-Lo, Lucas, Ruel Panganiban, and Desiree Bulos. Ayan, si Benchon, Doroteo, Janet Prado, Paulo, Corton, Sunny, Bagay ba? Jerome Arellano, magandang gabi, umaga hapon sa inyong lahat. Merlita Pescador from Singapore. Ayan, Miles Guerrero, Ryan Lanuso, Edmond Viking, Junjun Certeza. Ayan, si Junjun, isa mga Lodi. So, Ofel Beldia, watching from Kuwait. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan, magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Kasi sa mga nasa Middle East, hapon pa lang yata sa inyo, no? 4 p.m. o 5 p.m. o 3. Okay. Mga gahapon pa lang. So, welcome dito sa Q&A session sa mga first timer dyan. Kung meron man sakaling sa inyo dyan na first time, comment kayo dyan na first time para ano, para mabigyan ko rin kayo ng shout out. And doon sa mga manunod ng replay nitong live nito, sa mga manunod ng replay, pag replay na, comment rin kayo dyan para at least kahit paano makita ko kung sino yung mga nanonood ng replay. Okay, so welcome dito sa Q&A session natin. Ginagawa natin to every Friday at 8 p.m. So free ito para sa lahat ng part ng Ethical Nation. So yung Ethical Nation ay movement ng mga network marketers dito sa Pilipinas, mga Pinoy at sa ibang bansa, na ang layunin ay gawin yung ano, maging successful sa ethical na paraan. Okay, so kung ikaw ay network marketer na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, part ka na ng Ethical Nation. Okay, part ka na ng Ethical Nation. Walang membership dun, walang ano, movement lang yon. Okay, kung basta ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, ethical networker ka na, wala kang magagawa. Okay, so welcome dito sa Q&A session. Itong Q&A natin, pwede ito sa lahat, regardless kung saan company ka man kabilang. And yun lang yung rule natin, wag lang tayo magpo-promote dito ng any company natin para walang paweran, no? Wag na tayo magpaweran ng mga company natin. Pare-pares lang tayo mga network marketer, pare-pares lang tayo mga ethical networker. So yun yung ginagawa natin dito. Ito yung common ground natin, kumbaga, sa lahat ng mga networkers, no? Regardless kung saan ka parte ng company na kabilang, as long as legal, I hope legal. Okay, so yun, ano pa ba? Pwede nyo i-share to sa inyong mga teammates, sa inyong mga members, na alam nyo magbe-benefit dito sa training na ito. Pwede nyo itong ipakita sana, pwede nyo silang i-mention dyan. Kung ikaw ay upline, halimbawa may tanong yung member mo para sa'yo, o nahihiya siyang itanong, ikaw na lang yung magtanong dyan para masagutan ko. So sa pagtatanong, be as specific as possible. Make sure na ano, gawin nyo na specific yung tanong para masagutan ko rin ng specific. Okay? And sa pagsagot ko sa mga tanong nyo, disclaimer ko na rin ito na pag ako sumagot sa mga tanong nyo, ay magsasagot ako based sa experience ko. No, hindi to base sa kung ano lang yung nabasa ko sa libro o narinig ko sa ibang tao, na base sa experience ko. Kasi medyo matagal na rin ako sa industry na to. So almost 7 years na din. Starting noong November 2013, iba't ibang networking na yun napasukan ko, pero hindi ko naman ginusto yun na magpalipat-lipat. No, ayaw ko nga sa ganun eh. Pero yun, medyo may experience na rin ako kahit paano. So yung mga isasagot ko sa inyo based on my experience. And ako pag sumagot sa tanong is real talk talaga. Kumbaga tough love, ganung way ako magturo, kasi baka doon sa mga first timer baka magulat, 'di ba? Baka isipin niyo nagagalit ako sa inyo, 'di ba? Hindi, ganun way, ganitong way lang talaga ako mag-training, ganitong way lang ako talaga magturo, kasi ang gusto ko, ang goal ko dito is masagot yung tanong niyo sa base sa experience ko, and at the same time gusto ko na makatulong sa inyo para mag-improve. So hindi ako yung touchy-feely na upline na malambing, na hindi ako ganun. So yun, para at least hindi kayo magulat, para doon sa mga first timer. Yung mga luma dito, alam na nila, acne na yung mga yan eh. Alam na nila na, ano, pero hindi naman ako nagmumura, no? Sana. Alam ko hindi naman ako nagmumura eh, di ba? Hindi naman ako nagmumura, di ba? Sa mga live na to. Okay.
So para family friendly. Okay, ano pa? Meron akong ginawang unlimited prospect handbook na ebook, which is yung ebook na yun ituturo sa inyo kung paano mag-invite, paano saan kayo makakakuha ng unlimited na prospect para sa business nyo. 'Di ba? Kahit wala yung mga Facebook ads na 'yan. So pwede nyo siyang i-check out mamaya pagkatapos nitong live. Yung makikita nyo dito sa naandar na may mga letrang nakasulat dito sa ilalim ng nitong mukha ko. So makikita nyo dyan yung link, Unlimited Prospect Handbook. So pwede nyo i-check out mamaya. So itong ating training Q&A session is for only 1 hour. So it's already 8:07 PM. Matatapos tayo ng 9:07 PM. Okay, so for 1 hour, sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Itanong nyo na dyan lahat ng gusto nyo itanong. Mas maganda kung saan kayo nahihirapan ngayon sa negosyo nyo, or kung saan kayo conflicted or nalilito, itanong nyo dyan. Sasagutin ko hanggang sa abot ng makakaya ko. Kapag hindi ko alam yung sagot, aaminin ko naman sa inyo, hindi ko alam ang sagot. And most of the time, pag hindi ko masasagot pag yung itinanong nyo sa akin ay outside network marketing. Di ba? Halimbawa, tinanong nyo ako real estate, tinanong nyo ako ng insurance or stock. Wala na ako, hindi ako expert dyan. May alam lang ako pero hindi ako expert. So, para sa akin, hindi ako qualified sumagot ng mga ganyang bagay. Okay, so network marketing lang tayo. Doon lang tayo sa network marketing. Sasagutin ko lahat ng mga gusto nyo itanong dyan for 1 hour. So, tanong nyo na dyan kasi after nito, meron pa akong training na para sa mga leaders ko. So, tapos na to. Pag hindi ko nasagot yung tanong nyo, next week na lang. And sasagutin ko as much as hanggat sa makakaya ko, sasagutin ko lahat ng itatanong nyo dyan. Kaya ibaton nyo lang ng ibato yung tanong. No? And doon sa mga magtatanong ng twice, thrice, or maraming beses, no? Pagbibigyan natin yung iba, halimbawa nakapagtanong ka na tapos may tanong yung iba tapos nagtanong ka ulit, pagbibigyan muna natin yung iba, pero pag wala na ako nahanap na ibang tanong, edi yung basa'yo yung babalikan ko. Okay, so yun, simula na tayo. Matatapos tayo at 9:07 PM. Okay, so yan. First question comes from Hilo. Hindi ko alam kung Hilo o Jailo, Lucas na lang para sure. No, ano ang mga paraan o dapat gawin para maiayos ang mindset? Magandang tanong to. Ano-ano yung mga paraan para dapat gawin para maiayos yung mindset? So, since ang tanong ni Lucas is ano-ano yung mga paraan, hindi ko sasabihin kung ano-ano yung mga tamang mindset kasi madami. Siguro meron kayong training about dun. Usually sa mga new members orientation o new dealers orientation, yung mga NDO, kung ano man ang tawag ng company nyo dun, na training yung para sa mga bago, usually dun binabanggit kung ano yung mga tamang mindset pagdating sa ganitong klase ng negosyo. Ang sasagutin ko is, ano yung paraan para maiayos mo? So, alam mo na, I will assume, alam mo na kung ano yung dapat na mindset mo. Ngayon, ang sasagutin ko is, ano yung paraan or yung parang strategy na gagawin mo para maiayos mo yung mindset mo or mai-apply mo sa sarili mo yung alam mo na tamang mindset. So, I hope na iintindihan nyo yung sinasabi ko. Okay, so, una, association. Okay, association. Yung mga taong kasama mo, piliin mo ng maigi. Kung gusto mo maging successful, alam nyo naman na to, I'm sure, acne na kayo dito. No, kung gusto mo maging successful, kailangan nakapalibot sa'yo ay mga taong successful or at least yung mga taong papunta rin dun sa success na gusto mo. Okay? So for example, yung mga mentors mo, mga uplines mo, kahit hindi pa sila successful, hindi pa sila makonsider na successful, pero papunta rin sila dun sa gusto mong marating, sila dapat yung mga tao na kasama mo. Napaka-importante nung part na yon. Kasi di ba meron tayong tinatawag na peer pressure? Pag sinabi kasi yung peer pressure, ang inisip ka agad natin ay masama, negative, peer pressure, negative agad pumapasok sa isip natin. Pero merong positive na peer pressure. Meron. Di ba? May negative peer pressure, positive na peer pressure. Negative na peer pressure is yung mga tao na nasa paligid mo na itinutulak ka para mapasama. Pinupush ka nila or ini-encourage ka nila na gumawa ng hindi makakabuti sa'yo. Kabaliktaran nun yung good peer pressure. Di ba? May mga tao nasa paligid mo na pinupush ka para makaangat. Pinupush ka para mag-succeed. Pinupush ka para lampasan mo yung limits mo. Makaalis ka sa comfort zone mo. So, yan yung positive na peer pressure. So, kailangan tama yung mga tao na kasama mo kasi napakalaking factor. Parang yung sa ano, diba? Yung analogy ng bulok na kamatis. Diba? Sa isang sako ng fresh na kamatis, lagyan mo lang ng isang bulok doon, ano yung mangyayari? Diba mabubulok silang lahat? Yung isang sakong kamatis na yun, over time, mabubulok nang dahil lang sa isang bulok lang. Dahil lang nang sa... Ganon ka-powerful ang negative. Okay? Ganon ka-powerful ang negative na tao. What more pa kung puro negative yung mga kasama mo? Di ba?
Parang sabi nga sa study, hindi ko maalala exact kung ano, pero ang naaalala ko is either 10 or 12. Ang katapat ng isang negative na tao ay 10 to 12 na positive na tao. Hindi ko alam yung exact number. Kung meron sa inyo nakakaalam dyan, itama nyo na lang ako. Pero yun yung naaalala ko. 10 or 12. Katapat ng isang negative na tao is 10 or 12 na positive na tao. Hindi ko na maalala. Kasi alam ko may nabasa talaga ako na research, pero hindi ko maalala yung exact number. Pero madami. Ang point is, ang katapat ng isang negative na tao, maraming positive na tao. E papaano pa kung purong, ang dami mong negative na tao nakasama? Paano kung dalawang negative na tao kasama mo? Tatlo, apat, lima, anim. O diba? Power ka nun. Hindi mo babago yung mindset mo. Magiging katulad lang rin nila. Now, paano naman kung sa sitwasyon mo, wala kang choice kundi makasama yung mga taong negative? Kasi, yung mga tao na negative na yon, pwede silang naka-disguise as family, friends, relatives. Sila yung mga negative na tao. Alam nga naman sabi mo sa kanila na, ay, iiwas muna ako sa inyo, mga negative kasi kayo eh. Huwag ganun, harsh naman yun. Diba? Kung malakas loob mo, sige, de joke lang, huwag mong gagawin yun. No, harsh naman yun. Paano kung ganun? Di ba? Family member mo mismo negative, asawa mo mismo negative, di ba? Magulang mo mismo, kasama mo negative. So, ang importante kasi, aware ka. Okay? Aware ka na negative sila. Hindi sila negative, ibig sabihin nun, eh, wag ka na makikinig sa kanila or wag mo na silang irerespeto. Hindi naman yun ang point eh. Ito yung tinatawag na, na filter listening. Okay, filter listening. Fini-filter mo kung ano yung sinasabi nila. Di ba may mga kataga yung magulang na labas, pasok dito, labas sa kabila, di ba? Ganun ang gagawin mo. Every time na may maririnig ka na negative sa kanila, pasok dito, labas sa kabila. Kung alam mo mali naman talaga yung sinasabi nila, pasok dito, labas sa kabila. And another thing na pwede mong gawin, kung ganun ang sitwasyon mo, halimbawa yung mga tao na nasa paligid mo, negative talaga, wala kang choice kundi kasama sila, is either lumayas ka or kasama mo sila. Eh paano kung asawa mo? Alam nga naman layasan mo yung asawa mo. Huwag mong gagawin yun. Diba? Paano kung asawa mo mismo yung negative? So ang gagawin mo is yung tinatawag na filter listening. At the same time, yung pag ni-negative nila, gamitin mo yun as reminder para humataw ka at magka-resulta. Yung iba kasi ginagamit yun para gawing excuse. Di ba? Gawing excuse sa pagiging tamad nila, gawing excuse sa sabi nila, ay, hindi kasi para sa akin yan eh. Hindi kasi ako sinusuportan eh. Hindi para sa akin. Na ginagamit na excuse pang loser. Di ba? Huwag mong gamitin na ganun. Kasi kung gagamitin mo na ganun, edi magpaalam ka na sa mga pangarap na pinagsasabi mo. Di ba? Kalimutan mo na yun. Di mo makukuha yun. Diba? Huwag mong gamitin as an excuse yung mga taong negative sa paligid mo, especially family, friends, relatives. No, gamitin mo siya as a reminder. Every time na negative ka, remind mo yung sarili mo, ay, oo nga pala, hahataw ako. Di ba? Salip na nag-ML ka, di ba? Ay, oo nga pala, hahataw ako. O salip na bumababad ka sa Netflix, ay, oo nga pala, hahataw ako. Nagbababad ka sa YouTube, nanonood ka ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, tapos ni-negative ka nung family, friends, or kung sino man yung malapit sa'yo na negative ka, akala ko ba, yayaman ka dyan? Akala ko ba, totoo yung ginagawa mong piramiding na yan? Diba? Pag narinig mo na yun, ayaw nga pala, hataw na ako. Gamitin mo siya as a reminder para magka-result. Huwag mo siya gamitin as an excuse para tumigil. Eh, nasa sa'yo naman yun, eh. Hindi naman namin kawalan kung tumigil ka eh. Okay? So, yun, ang pinaka-powerful na way na para magawa na maayos yung mindset mo. Kasi yung marami pang iba, pero ito yung number one na maisasuggest ko sa'yo is associate yourself with positive people. Hindi ibig sabihin nun, kailangan kasama mo sila physically. Maganda kung kasama mo sila physically. Eh, parang ngayon, quarantine. Di pwede. Di ba? Online. So, dito na papasok yung online. Di ba? Kung meron kayong mga online training, umattend ka. Kung meron kayong group chat, tumambay ka doon. Kung meron kayong Facebook group, na nagpo-post puro positive, doon ka lang tumambay, basahin mo yung mga yun. 'Di ba? I-follow mo yung mga lodi mo na positive para yun lang ang nakikita mo na post sa wall mo, mga positive. So, kasi malaking factor ang Facebook, kasi mga nakikita mo diyan every day, kung puro negative yung nakikita mo diyan every day, negative ka sigurado. 'Di ba? Kung puro ang nakikita mo sa Facebook feed mo ay puro yung kung gaano nakakatakot yung virus, 'di ba? Kung bumabagsak na yung ekonomiya ng Pilipinas, 'di ba? Yung mga nakakatakot negative. Now, may posibilidad na totoo naman talaga yung sinasabi nila, pero anong maitutulong sa iyo kung matatakot ka, magpapanik ka, tapos mapaparalyze ka, hindi mo alam kung anong gagawin? Wala naman may tutulong sa iyo 'yun, 'di ba? So instead, palitan mo yung mga kung meron ka mga friends
sa Facebook naman, da drama na puro rant. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi, yung reklamo ng reklamo na akala mo napakalaki ng inambag nila sa Pilipinas kung makapagreklamo, i-unfollow mo. Diba? Kung hindi mo naman kakilala, i-unfriend mo na. Diba? Kung hindi mo naman kakilala. Pero kung family, i-unfollow mo para hindi mo lang makita yung mga negative shit nila dyan sa wall mo. Kasi sa akin, wala akong nakikitang negative sa wall ko. Pag may nakita akong one time negative, unfollow agad. Kahit sino pa yan. Wala akong pakialam. Kahit sino pa yan. Kapamilya ko, kaibigan ko, wala akong pakialam. Unfollow. Hindi naman unfriend eh, unfollow. Para hindi ko makita yung mga negative shit nila. Kasi wala naman may tutulong sa akin yun eh. Napaka-practical lang naman. Wala may tutulong sa akin yun. Pwede pa akong mainis. Pwede pa akong magalit. Yung negative energy na, yung energy na inilalagay ko dun sa inis at galit na or negativity ng kung ano man ang nakita ko, sa halip na nilalagay ko dun, ilagay ko na lang sa hataw. Eh, napupunta pa dun. Diba? So, yun. Hindi necessarily ibig sabihin associate ay makakasama mo sila physically. Maganda yun kung kasama mo sila physically. Pero kung hindi, katulad ngayon, lockdown, katulad ko, hindi ko naman physically kasama yung mga uplines ko. Hindi naman, hindi ko physically kasama yung mga teammates ko. Ang dalang-dalang namin magkita-kita. Pero, meron kaming online community, which is yung katulad ng Ethical Nation natin, di ba? Itong Facebook page ko, yung YouTube channel ko, may mga ganito kami para doon sila ma-immerse or doon sila mag-focus. Kasi yun yung makakatulong sa kanya para may ayos yung mindset nila. Okay? So, I hope nasagot ko na maayos yung tanong. Medyo mahaba, no? 10 minutes. Pero ginawa ko yung best ko para masagutan ko siya as soon as possible. Para masagutan ko rin yung ibang mga tanong. Okay? Maraming salamat sa tanong mo, Lucas. I hope nasagot ko yung tanong mo. Next question. Gusto ko maging content creator, gumagawa po ako ng video at gusto ko po gawin at i-apply, ano? At i-apply to business. Ano po may dadagdag nyo? Thank you po, I'm still learning. Paulo Corton, kung network marketer ka, kung content creation, tapos hindi ka network marketer, medyo hindi ko kinoconsider ang sarili ko na expert dyan. No, kahit na marami na ako nagagawa, pero hindi ko masasabi na expert yung sarili ko dyan. Diba? Pero kung ikaw ay sinasabi mo na content creator ka tapos ikaw ay networker, no, hindi ako content creator nagsimula. Hindi ako gumagawa ng ganito nung nagsisimula ako. Kailan ako nagsimulang gumawa ng mga videos? 3 years na ako sa networking. 3 taon. Okay? So, ano yung point ko doon? May experience na ako. Alam ko kung ano yung sinasabi ko kasi naranasan ko. At yung mga time na yun, sinishare ko kung ano yung naranasan ko. Now, kung nagsisimula ka pa lang, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, hindi ka kikita sa ganitong paraan. No, akala nung iba, pagka nagganito ka, gumawa ka rin ng ganito, kikita ka na, hindi ka kikita sa ganitong paraan. Ito ay mahabang tanim, pagtatanim, PC. Sinimulan ko yung Ethical Nation, August 2, 2016. So, 3 years na ako noon sa network marketing. Exactly 2 years in the... August, October, November. 2 years and 9 months. Yeah, kasi November yung ika-third year ko eh. November ng 2016. Exactly 2 years and 9 months na ako sa network marketing. So, grabe na yung mga pinagdaanan ko na tuloy-tuloy kong ginagawa. Tapos, hindi naman ako kumita dun eh. Ang sa akin lang, ang goal ko lang that time is mabuksan yung mga mata ng mga networkers na bulag. Hindi bulag, naka-blindfold. Dahil binlinefold na ng mga uplines, mga unethical uplines. Yung mga kasinungalingan ng mga unethical uplines. Yung mga helmet shield nila, blinefold na gano'n. Ang gusto ko mabuksan yung mga mata nila sa kung ano yung totoong nangyayari sa network marketing na hindi nila alam. Diba? So, kasi, walang naglalakas loob eh. Yung mga time na yun, walang-wala naman ako eh. Diba? Malaki yung kinita ko nung first year ko, tapos bumagsak lahat, nag-negative lahat. Diba? Sobrang dami. Kaya nung mga time na yun, and at the time, aaminin ko sa inyo, galit na galit ako nung mga time na yun. Galit na galit ako sa sarili ko at galit na galit ako sa mga unethical networkers. So yun yung isa sa mga motivation ko kung bakit ko ginawa yung Ethical Nation. Kasi walang umiimik eh. Alam nila eh. Alam nila kung anong nangyayari. Maraming mga networkers, alam nila kung ano yung nangyayari. Walang umiimik. Diba? Tahimik lang sila. Natatakot sa mga upline nila. So, ako rin naglakas ng loob. Diba? Pero, hindi ka kikita sa ganitong pamamaraan kung ikaw ay nagsisimula. Kung ikaw ay nagsisimula, mag-focus ka sa mga profit-producing activities. Sponsoring, recruiting, prospecting, selling. Doon ka lang kikita. So, yun. Yun yung sagot ko regarding doon. Hindi ka kikita sa ganitong way.
For the short term, sigurado na hindi ka rin magtatagal. Kung gusto mong kumita, habang nagsisimula ka pa lang sa negosyo, gawin mo yung basic profit-producing activities. So, ulitin ko, hindi ako nagsimula nito nung bago pa lang ako networker, tapos bigla na ako nag-YouTube. Hindi ako, anong gagawin ko dun? Diba? Bago ako networker, tapos nag-video-video. Wala nga sa isip ko to eh. Hindi ko inisip ni minsan na dadating yung time na gagawa ko ng YouTube channel. Tsaka mga gagawa ko ng mga video sa Facebook. Hindi ko naisip yun. Nakita ko lang siya as platform kasi yun nga, wala kasing naimik eh. Diba? So ako na lang yung umimik. Ako na lang yung naglakas ng loob. Diba? So kung gusto mo kumita, habang nagsisimula ka, basic, doon ka sa basic. Pero kung gusto mo talaga gawin yung sa pag-create ng mga videos, ikaw bahala. Pero hindi ka dyan kikita. Okay. Habang nagsisimula sa network marketing, hindi ka diyan kikita. Okay, so yun yung ano ko ha, based on my experience, based sa experience ko. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong mo, Paulo. Okay, salamat sa tanong. Next question. Cecil Indelible. Indelible, Cecil. Ganun ba talaga pag ethical ways mo para kang kakaiba sa karaniwan? Karamihan. Tough love talaga pag ethical ka at real talk. Okay. Oo naman. Di ba parang ano, parang ito kasi yan. Kaya ang, nung mga time na, alam nyo ba, before Ethical Nation, nag-decide na ako maging ethical networker. Nasa ibang company pa ako, sa unang company ko pa nun. Di ba? Sa, kung napanood nyo yung ano, yung last interview ko with Dave Villanueva. Alam nyo na kung saan akong galing. Okay. Trinay ko na maging ethical noong mga time na yon. So sabi ko, gagawin ko na kung anong ethical kasi ayoko nang makarma. Diba? So, ayoko na sawang-sawa na ako gawin kung ano yung mali, kung ano yung masama. Na alam kong masama, na alam kong hindi talaga dapat ginagawa sa kapwa kasi ayoko rin gawin sa akin. Sinubukan ko. Pero dahil unethical yung mga kasama ko, bumabalik. Kaya nga, diba sabi ko kanina sa simula, napaka-importante na tamang tao yung nasa circle of influence mo. Yung mga tamang tao nasa palibot mo, whether online or offline. Yung mga time ko, offline eh. Diba, mas powerful talaga pag offline sa association. Kasi nakikita mo sila, nakakasama mo sila. So, nagtry ako maging ethical. Kinokontra ako ng mga uplines ko. Huwag ka na gawin yun. Do not reinvent the wheel. Yung BS na yun. Do not reinvent the wheel daw. Diba? Yes, upline rule. Diba? So, pero ako, tinatry ko pa rin, pinipilit ko pa rin maging ethical. Gagawin ko pa rin kung ano yung ethical. Pero since puro kasama ko is mga unethical, yung utak ko gumagawa ng way para kumbinsihin yung sarili ko na okay lang gawin yung ginagawa nila. Eh, kasi ginagawa rin naman nila. Eh, okay lang yan. Diba? Okay lang magsinungaling sa mga tao. Okay lang na yung cheque mo edited. Okay lang. Ginagawa rin naman nila eh. Okay lang naman na ano yung resulta mo, sinasabi mo weekly kahit 2 taon na nakalipas yung cheque na yan. Diba? Okay lang. Ginagawa rin naman nila eh. Diba? Okay lang kahit sabihin mo na yung lahat ng nasa seminar room ilalagay ko sa ilalim mo kahit hindi mo naman invite lahat yon. Okay lang kasi ginagawa rin naman nila eh. Yeah. So, kino-convince yung sarili ko na okay lang. Then, so yun, bumabalik din ako sa pagiging unethical. And nung nag-decide na ako na lumayo na talaga sa kanila na ayoko na talaga, doon na unti-unti na ano, before Ethical Nation, papunta na sa Ethical Nation yun. Nag-decide ako na ayoko na talaga. Lumayo na ako sa kanila, hindi na ako pumupunta ng office, hindi na ako lumayo na lang ako. Para na lang ako nag-inactive. Yung downline mo na biglang hindi ka na pinapansin yun. Parang ganun yung ginawa ko. Sabi ko, ano, kasi nung lumayo ako, then after a couple of weeks nung lumayo ako, dun ako nakapag-isip-isip ng maayos. Sabi nga palagi ko, ngayon ko na lang ulit ito sasabihin, pero sinasabi ko na to noon pa, na para mo makita kung ano to yung totoong itsura ng mundo, kailangan mong lumabas. Outer space. Pag nasa outer space, pag nasa buwan ka, makikita mo yung totoong itsura ng mundo. Diba? Pero pag andito ka sa Earth, ang nakikita mo lang is kung ano yung pinoprovide sa internet, hindi natin alam kung totoo ba talaga o hindi. Diba? May mga nagsasabi na flat daw yung Earth. Diba? May mga nagsasabi na hindi daw to Earth, Mars daw to. Dahil joke lang, walang sabi ng ganun. Pero
Yun ang point ko. Yung nakikita lang natin na, na Earth is kung ano yung finifeed sa atin sa internet o sa Google, kung ano yung sinerge natin. Hindi natin alam kung yun ba talagang itsura o hindi. Unless ikaw mismo yung lumabas doon at makita mo yung mundo. So, ano yung point ko doon? Lumayo ako sa kanila. Kumbaga, lumabas ako sa mundo na ng mga unethical networkers. Lumabas ako sa mundo ng pagiging unethical. Tapos doon ko na-realize lahat ng mga pinaggagawa ko. Diba, doon ako naliwanagan. Diba? Especially sa inyo, kayong mga nakabasa ng Paweran ebook, ang tagal-tagal na nun. Walang Paweran bootcamp. Diba? Kung nag-undergo ka sa Walang Paweran bootcamp, napanood mo yung training doon. Tapos, ikaw mismo, tingnan mo kung nangyayari o hindi. Kung sa tingin mo hindi nangyayari, huwag mong paniwalaan kung ano yung sinasabi ko doon. Malamang hindi mo na-experience or hindi mo pa na-experience. Diba? Nung mapanood mo yung Walang Paweran bootcamp, nagising ka. Tapos nung, kasi pagka nag-decide ka na ano, na halimbawa nalaman mo na kung ano yung totoo about sa mga ethical, unethical na ginagawa nila, tapos patuloy ka pa rin sumasama sa kanila, makakalimutan mo yun. Kasi kukumbinsin nga ng utak mo yung sarili mo na, hindi, okay lang yung ginagawa nila. Eh, naging successful sila eh. Di ba? Yes, upline lang. Hanggat hindi ka lumalabas sa mundo na yun, hindi mo makikita kung ano yung totoo. Tapos medyo lumalalim na tayo. Kasi yung tanong kasi ni Cecily is yun, about dun eh, di ba? Kaya kakaiba ka talaga. Kumbaga parang ang nangyari is, parang katulad diba, COVID. Kumbaga sa lugar nila ng mga unethical networkers, parang sila, imagine mo lang na sa lugar nila, lahat sila may COVID-19. Lahat sila may virus. Tapos ikaw dumating, naka-face mask. Diba? Naka-face mask ka, naka-gas mask, o kung ano mang protective wear. Sila wala. Kasi hindi naman nila alam na ano, majority sa kanila, hindi naman nila alam na may virus sila eh. Tapos dumating ka na naka-face mask, anong pag-iisipin nila sa'yo? Abnormal ka ba? Ba't ka naka-face mask? Tanggal ka nga yan. So pag tinanggal mo yon, yes, upline lang, tanggalin mo yan. O pag tanggal mo nun, edi langhap ka na ulit ng virus, may sakit ka na ulit. Yeah, tapos ngayon, ang ginawa mo, pinanood mo yung Walang Paweran bootcamp. Diba? Yun yung gamot sa virus mo. Nawala yung virus mo, nagumaling ka, umalis ka, tapos bumalik ka na naman. Di para kang tanga nun. Di ba? Mahahawa ka ulit. Di ba? Kung anong ginagawa nila. So, napaka-importante yung katulad, babalita doon sa tanong kanina ni sino yung nagtanong, Lucas, na about doon sa paano mo mayayos yung mindset mo, kailangan tamang tao yung kasama mo. Kung gusto mo maging ethical, dapat yung mga taong nasa palibot mo is mga ethical din. Kasi kahit kagaano mo ka gusto na maging ethical, kung puro kasama mo mga unethical, talagang i-discourage ka nila, di ba? Ikaw pa higitin nila pababa, do not reinvent the wheel, yes, upline, huwag kang makinig dyan kay Carl Serrano, walang resulta yan, walang poweran. Di ba? So, it's up to you. Ngayon, ikaw, at least ikaw, aware ka na. At least aware ka na, malaya ka mag-desisyon. Kasi hindi ko naman sasabihin sa inyo na magpaka-ethical kayo. Hindi, pilitin nyo. Wala akong pakialam. Kasi malaya ka mag-desisyon. Diba, hindi ko kayo, hindi ko kayo, tawag dito, ima-mindset. Diba? Hashtag brainwash. Hindi ko kayo gaganunin na, sabi ko nga, palagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko kayo tinuturuan kung ano yung dapat isipin. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip kasi may utak ka, kaya kailangan ginagamit mo yan. Di ba? Huwag hayaan na binibilog-bilog ka lang ng mga power payaman mo na uplines na alam mo namang unethical. Kung alam mo namang unethical, huwag mong gawin. Pero kung alam mong ethical, disundin mo. It's up to you. Bahala ka. Choice mo yan. Okay? So, yun. Next question. Edmund Viking. Paano po badalhin ang prospect sa LATAG session? O anong magandang way para mapapayag siya na mapresentan siya? So, unang-una sa lahat, huwag mo siyang dadalhin kasi may lockdown. Kahit anong sabihin mo dyan, hindi yan sasama sa'yo. Diba? Kahit pa sabihin mo na, meron akong 1,000,000 dito, bibigyan kita, sagot niya sa'yo, scammer. Diba? So, wag. Diba? Online. Ngayon, online. Kaya ngayon, hindi na optional lang online. Ano? Optional pa rin ba yung online? Option? Yeah, sinasabi pa rin ba ng mga upline nyo na pantamad ang online? Ano ngayon? Pantamad? Naalala ko tuloy bigla yan. Diba? Naalala ko yung mga nakaraan na matagal na Q&A session na. Way before COVID-19.
Di ba? May mga app, meron akong nabasa na ano, ewan ko kung Q&A session ba yun o may nag-comment or whatever. Sabi, ano daw, dinidiscourage daw siya ng apply niya sa online kasi pantamad daw yung online. O ano ngayon? Ano ngayon? Pantamad? Yung pinagsasasabi nila, di ba? Porket, wag kayo, hindi porket, yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi porket may resulta or successful, dapat pakinggan mo na lahat at sundin mo na lahat ng sinasabi niya. Even ako. Hindi porket ethical networker ako, pakikinggan mo na at susundin mo na lahat ng sinasabi ko. Matuto kang mag-isip, matuto kang mag-desisyon. Okay, matuto kang mag-isip, matuto kang mag-desisyon. Kung sa tingin mo mali yung mga sinasabi ko, di ba, pinapower lang kita dito, huwag mo na akong pakinggan. Diba? Wala naman akong pakialam eh. Huwag mo ko sundin. Wala akong pakialam. Okay, so, ayun, balik tayo dito sa tanong ni Edmund Viking na, papaano mo lata? Online. So, yung online mo. Instead na invite, mas magiging prefer pa nila yan na online eh. Na i-share mo sa kanila online yung negosyo. Kaya ngayon, lahat kayo ngayon, dapat alam nyo na kung paano mag-a-adjust into online. Kasi dalawang buwan na yung quarantine, di ba? Padalawang buwan na this coming bukas or sa 17. Bukas yata. Padalawang buwan na. So malamang sa malamang, dapat alam nyo na kung paano mag-adjust sa online. Kung hindi, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Di ba? Dapat alam nyo na kung paano mag-adjust sa online. Kung anong ginagawa nyo sa offline, ililipat nyo lang naman online eh. Di ba, ngayon may bagong labas si Facebook na feature, yung Messenger Rooms. Yung parang Zoom meeting din, pero libre, up to 50 people. Di ba? So, hindi mo naman kailangan ng ganun kadami. Pwede mong gamitin yun, kasi libre. Di ba, one-on-one video call. Di ba, mahirap pagtawag. Di ba, imaginein mo, mag-drawing ka ng bilog, di ba? Di ba? Alam niyo na yung mga old school. O, alam niyo yun, yung kwento na yun. Mag-drawing ka ng bilog, tapos lagyan mo ng linya. Tapos lagyan mo ng bilog ulit sa doon. Ang hirap pagtawag, so video call. So kung gusto mo maglatag na presentation mo sa online, video call. Kung ayaw niya, next ka na. Akala nyo ba, akala nyo may magic budol-budol words para magustuhan nila? Wala. Kung ayaw niya, i-share mo yung negosyo mo. Diba? Sabi mo sa kanya, pwede makatulong to sa kanya sa ano, sa ngayon, lalo na ngayon may lockdown. So yun, tinuro ko yan sa Unlimited Prospect Handbook. Meron akong bonus dun yung about sa COVID-19. Kasi even though tapos na yung ECQ natin, meron pa rin MECQ or Modified ECQ, tapos GCQ tsaka Modified GCQ. Yun yung naalala ko. Diba? Hindi pa rin magbaback to normal. Medyo ano muna, kumbaga parang itatry lang ulit ni Philippines na tanggalin yung lockdown, pero hindi pa siya yung biglang babalik lahat sa normal. Sabi nga eh, ng mga expert na ito na yung new normal. So dapat masanay ka na ganito. Kaya hindi ngayon hindi na optional ang pag-o-online na pag-aaral sa online marketing. Hindi na siya optional. Ito na yung dapat mong gawin at dapat mong aralin. So nung nagkaroon ng ECQ, nagkaroon ng quarantine, hindi kami ganoon ka-apektado. Kasi online na namin talaga ginagawa yung negosyo namin eh. Mas lumaki pa nga yung sales namin, nagulat kami. Mas lumaki pa yung sales namin nung nag-ECQ. Ano nangyari? 'Di ba? Mas lumaki yung production namin, mas dumami pa kami. Yun. Kaya hindi na optional. Kaya aralin mo kung paano mo gagawin online. Meron ako mga video sa YouTube. Yun, i-binge watch nyo. Salip na Netflix or K-drama ang pinapanood nyo. Kung gusto nyo, kung seryoso talaga kayo na kumita sa negosyo nyo sa ethical na paraan, ang i-binge watch nyo or magbabad kayo dun sa YouTube channel ko. Ang dami dun. 100 plus videos. Mga technical na training na hindi ko na i-ano dito kasi nga masyadong mahaba yung mga yun about sa presentation, paano mag-present, and binanggit ko rin doon yung about sa online presentation, di ba, paano mag-present. Hanapin nyo doon sa YouTube channel ko, ang dami-dami doon mga technical na training. Lahat yun is pwede mong gawin offline or online, yeah, pero marami doon online. Okay, so yun, I hope na sagot ko yung tanong mo. And Mond, marami ba kayo natututunan so far? Payaman na ba? So already 8:35. So meron pa tayong mga 25, 26, 30 minutes. Mga 30 minutes, mahigit pa. 30 minutes. Okay, so yan. Marami ba natututunan so far? Gising pa ba kayo? Buhay pa? Power payaman pa ba? Okay, so yung next question tayo. I hope maraming kayo natututunan so far. Okay, Sunny, nawala. Sunny Lopez, bagay.
Tanongnya is tama po ba na yes upline lang palagi kahit anong mangyari? pag sinabi sa'yo ng upline mo na up, ano, downline jump. Di ba, pinatalong ka sa ano, sa bangin, tatalon ka ba? Di ba? Hindi. Okay, yun ang sagot doon, hindi. Yung mga members ko, never nilang narinig sa akin to. Yung yes upline BS na yun. Kasi napakalaking kalokohan yan. Para sa akin na. Based on my experience. Napakalaking kalokohan ng yes upline rule. Kasi dito na ini-encourage na ano eh. Na para sa akin, ulitin ko para sa akin. Dito kasi parang pinipigilan yung tao na mag-isip. Di ba pag yes upline lang, sumunod ka na lang. Di ba? Pag may sinabi ako sa'yo, invitein mo yon. Bakit upline? Sumunod ka na lang. Di ba? May pros and cons naman yon, pero mas marami yung cons para sa akin. Mas marami siyang negative na effect. Kasi hindi natuturuan yung member na mag-isip. Yun ang para sa akin ha. Meron kasing argument na pag nag-isip yung member, eh hindi na nila gagawin. Tama nga naman. Pero ang instead ako, ang ginagawa ko, in-explain ko na lang yung consequence. Para siya yung malayang mamili. Halimbawa, tinuruan kita, okay, ako, nililinaw ko yan sa mga lahat ng members ko, nililinaw ko sa kanila na malaya kang hindi sundin kung ano yung tinuturo ko. Isipin mo yun ha. Sinasabi ko yun sa kanila, kung hindi mo ako susundin, okay lang. Wala problema. No hard feelings, hindi ako magagalit sa'yo. Di ba? Bahala ka. Pero, yung consequence nun. In-explain ko sa kanila kung ano yung consequence ng pagsunod at consequence ng hindi pagsunod. Pag sinunod mo kung ano yung sinasabi ko, itong tinuturo ko, which is in-explain ko kung bakit niya gagawin, kikita ka. Gawin mo consistently for the next 2 years. Hindi mo gawin, hindi ka kikita. Hindi ka pwedeng bumalik sa akin tapos sisisihin mo ako, ba't di ka kumita? Ibabalik ko sa iyo lahat yan eh. Oh, halimbawa, may lumapit sa akin na member, hindi naman ako kumita eh. Ganyan. Tatanungin ko, oh, asan yung ganto mo? Asan yung ganyan mo? Di ba may pinagawa kong ganto? Asan yung ginawa mo? Asan yung patunay mo na ginawa mo? So alam ng mga members ko na hindi nila ako pwedeng sumbatan or sabihan na hindi naman ako kumita eh, kasalanan mo eh. Alam nila na hindi nila ako pwedeng ganunin kasi ibabalik ko sa kanila yun eh. Kasi alam ko kung ginawa nila o hindi. So hindi ako nagsasabi sa kanila, yes upline ka lang, di ba? Hindi ko sila tinuturing na tanga. Hindi ko sila tinuturing na ignorante. Tinuturuan ko sila mag-isip. At maging responsable sa kung ano man yung choice nila. Yun ang tinuturo ko sa nila. Maging responsable ka sa consequence ng choice na pipiliin mo. Katulad na binibigay ko na example, hindi mo ako sinunod, hindi ka kumita. Oh, take responsibility, ikaw may kasalanan yan. Kasalanan ko ba? Ang role ko is to guide, to teach. Parang sa school teacher, trabaho ba ng teacher na ipag-take ka ng exam? Di ba ang trabaho ng teacher is turuan ka para makapasa ka sa exam? Pero ikaw yung mag-exam, ikaw yung mag-aaral, ikaw magsasubmit ng mga project, assignment, homework, or whatever, thesis, kung ano man yung pinag-aaral. Ikaw ang gagawa lahat. Teacher is to guide. To guide to teach. Yun lang ang trabaho ng teacher. To guide and to teach. Tulungan ka na makapasa, pero hindi ibig sabihin nun siya na yung gagawa para sa'yo. So yun, nililinaw ko sa kanila yun. So be responsible sa mga consequence kung ano man ang choice mo. Pero yes, upline. Kasi palagi yung sinasabi sa kanila na, which is totoo naman na hindi mo ako boss, hindi kita empleyado. Kung ako boss mo at pinasasahod kita, ay talagang kailangan mo akong sundin. Pinasasahod kita eh. Pinasasahod mo ba member mo? Ikaw bilang upline, pinasasahod mo ba yung member mo? Ikaw bilang downlines, pinasasahuran ka ba ng upline mo? Anong karapatan nila na mag-utos-utos sa'yo? Na parang wala kang choice. So ano yung point niyang yes upline na yan? Para saan yan? Di ba para sumunod ka lang na hindi mo tinatanong kung bakit? Meron akong mga bagay na napakakonti lang naman, pero meron akong mga bagay na hindi ko in-explain sa kanila kung bakit. Kasi hinahayaan ko sila na ma-experience nila. For example, sa isang tao na never pang nakakain ng chocolate, never pa siyang nakalasa ng chocolate, i-try mo i-explain sa kanya kung anong lasa ng chocolate. Sa tingin mo ba maintindihan niya?
try mo explain sa kanya. Ano lasa ng chocolate? Matamis siya na mapait. Na medyo mapait pero matamis. So anong isipin nung never pa nakakain ng chocolate? Ano ba yung mapait? Ang palaya. Ano ba yung matamis? Asukal. Ang palaya na may asukal? Ang sama naman nun. Di ba? Kasi never pa naman siya nakatikim eh. Paano niya malalaman yung lasa ng chocolate? Siya tumikim. Another example. Isang tao na never... Halimbawa, isang tao na colorblind. Explain mo sa kanya kung ano yung itsura ng color blue. Paano mo explain sa kanya yun? Colorblind nga siya. Di ba malalaman lang niya kung ano yung blue pag nakakakita na siya ng kulay? Doon niya lang malalaman. Pero hindi mo kayang explain yun. So may mga bagay na hindi ko in-explain sa mga members ko na hinahayaan ko sila na ikaw ma-experience. Gusto ko talaga na ma-experience mo yan. Yeah, pero majority, sinishare ko sa kanila kung bakit mo gagawin. Bakit ganito yung gagawin mo? Bakit ganyan? Tinuturuan ko silang mag-isip. Hindi ko sila ginagawang tanga at ignorante. So yun yung para sa akin. Kasi gusto ko maging independent sila eh. Malaman nila yung format kung paano mag-isip para maging independent sila. Na hindi nakaasa sa akin. Okay, very powerful. Power payaman, payaman. I hope marami kayo natutunan doon. Napaka-power payaman nun. Okay, I hope nasagot ko yung tanong mo sa ni Lopez bagay. Kaya hindi ako agree sa yes upline BS. Para sa akin, napakalaking kalokohan nun. Okay? So, yun. Next question. Next question. Asa na? Masakit yung mata ko sa screen. Okay, Lisan, I just like to ask, paano mo i-mindset ang invite to prospect mo if ever may bad experience na sila dati sa ibang network company? Gusto mo silang i-encourage na sumubok ulit sa business na in-offer mo? Meron po ba magandang script para sa ganyang convo ninyong dalawa? Okay, pa-advice mo, salamat. Okay, so yan, hindi ako namimilit kapag kaganyan. No? Kung nag-expect, wag, ito lang yung tatandaan nyo kayong mga nanonood dyan. Wag na wag nyong i-expect na magbibigay ako sa inyo ng magic budol-budol script na sabihin mo lang to. Tapos pag sinabi mo to sa prospect mo, automatic maniniwala na siya sa'yo na parang na-hypnotize mo siya, nabudol-budol mo siya. Walang ganun. Unless mambubudol ka talaga. Kung kaya ng konsensya mo yun, go. Bahala ka sa buhay mo. Merong tinatawag na karma. Karma na bahala sa'yo. Diba? So kung wala akong bibigay ng mga ganun budol-budol script na sabihin mo lang, yayaman ka na, di ba? Walang ganun eh. Okay? So, hindi ko sila pipilitin. Halimbawa, shinare ko sa kanila na scam na siya dati. Shinare ko sa kanya na legit yung company kasi in-explain ko sa kanya kung ano yung difference ng legit sa hindi. In-explain ko sa kanya, may produkto kami, may tangible product. Hindi kakikita sa recruit-recruit lang. Ang focus namin is selling. Selling the products. Benta yung products. Kung gusto mo mag-recruit, bahala ka. Pero kung ayaw mo, okay lang. Kikita ka pa rin through selling the products. So, halimbawa, in-explain ko na sa kanya yung mga bagay na yun. Pero ano pa rin, nagpapakipot pa rin. Eh, kasi baka scam eh. Sabihin ko na lang sa kanya, kung sa tingin mo yung scam na rin ito, okay lang. Hindi kita pipilitin. Siguro hindi nga para sa'yo to. So, next na ako. Hindi ako manginayang. Bakit ako manginayang? Out of 100 million plus population ng Pilipinas, ilan na ba ngayon? Tingnan nga natin yung latest. Nalimutan ko yung exact number latest eh. Philippines. Population. 2020. Hindi, 2019. Hindi pa pala pwede yung 2020. 2019 kasi nakarang taon eh. Out of 108,116,615 population ng Pilipinas, manghinayang ako sa isa. No. Next. Yeah, next agad. There's no magic words or sasabi mo sa kanila na ganun. And most of the time, ano, dun sila magbabago ang isip. Sinabi mo na yon. Kasi pinararamdam mo lang sa kanila na hindi mo sila kinukulit at kinukumbinse. Palagi niyang tatanda, the more na kinukulit at kinukumbinse mo yung prospect mo, mas lalong aayaw yan. Lalo na pag nararamdaman nila kung gano'ng kadesperado o kadesperada. Mas lalo silang aayaw.
Yung palagi matandaan. Kasi ang pagkakaintindi din natin sa pagpapasali is convince, kulitin. No. Hindi. Hindi, hindi. More on ano yan, more on influence. 'Di ba? Hindi ko na yun ba ano yung na-topic dito. Meron akong mga videos niyan sa YouTube, tingnan niyo na lang doon, hanapin niyo na lang doon. So pagka ayaw na ano, na hindi sila dapat ini-encourage. Kung sa tingin mo eh ganito despite the fact na inexplain ko na sa iyo kung ano yung difference sa scam. Inexplain ko na sa iyo kung na-legal talaga yung negosyo. Kaso ganun pa rin. Okay lang, respeto ang decision mo. Sa tingin ko hindi nga to para sa iyo. Kung sa tingin mo hindi para sa iyo to, okay lang, wag ka nang sumali, maintindihan ko. Respeto ang decision mo. Snakes na. Kasi most of the time yung mga prospect mo, in-expect nila kukulitin mo sila ng kukulitin. The more na kayo kinukulit mo sila, lalo na sila magpapakipot. Parang babae na nililigawan. Di ba sa relasyon, kung sino yung mayroong, yung talagang ano, deeply nagki-care dun sa relasyon, sila yung binabaliwala. Tapos kung sino yung walang pakialam, siya yung may control ng relasyon. Napapansin nyo ba yun? Di ba, limbawa, sa magka-relasyon, lalaki-babae, yung babae, walang pakialam. Yung lalaki talagang obsessed. Kumain ka na ba? 'Di ba? Bawat minuto kumain ka na, putang ina, patatabain mo yung babae. Bawat minuto tatanungin mo kung kumain na ba o kakamustahin mo. 'Di ba? May mangyayari ba doon bawat minuto? Kung sino yung talagang obsessed, siya yung nababaliwala. Pero siya yung todo effort, todo binigay ko na lahat. 'Di ba? Tapos yung babae walang pakialam. Yung babae yung may control. Okay, so I hope maintindihan niyo 'yan. Pag naintindihan niyo 'yan, power pa yaman ka. Okay. So yun, next question. Junji Celes. Saan ka prefer, bro? Email or messenger marketing? Email or messenger marketing, both. Bakit hindi? Both. Gawin ko parehas. Pero kung ikaw ay baguhan, hindi mo dapat 'to ginagawa. Para sa akin na. Katulad ng sinasabi ko sa inyo. Mga sinasagot ko sa inyo is based on my experience. Kung ikaw ay baguhan at wala ka pa nagiging resulta, hindi ka pa nga nakakapag-invite, no? Hindi ito para sa iyo. Yung mga messenger marketing na yan, email marketing na yan, Facebook marketing na yan, hindi yan para sa baguhan. Kumbaga, ikaw first time mo, hindi ka marunong mag-basketball, gusto mo matuto, tapos ang ituturo agad sa iyo, how to cross over, how to dunk. Di ba? Kasi hindi ka pa nga marunong mag-dribble at saka mag-shoot. Dribble ka muna, basic ka muna. 'Di ba? Yung iba kasi akala nila pag nag-advance ko, malaman ko lang kung ano yung ginagawa ni Power Payaman Upline, yayaman na din ako. Nanggaling na ako diyan. Pupusta ako. Hindi mangyayari 'yon. Ang kailangan mong gawin is kung anong ginagawa nila nung nagsisimula na angkop sa panahon ngayon. O, ulitin ko, ang kailangan mong gawin is kung ano yung ginagawa ng mga Power Payaman Idol mo nung nagsisimula pa lang sila na angkop sa panahon ngayon. So for example, dati kasi, kaya ko sinabi na angkop sa panahon ngayon kasi dati ang ginagamit nila pag prospecting is tawag. Wala pang mga anli-anli nung time nila. Alam nga naman, gawin mo rin yun. So ang gawin mo, may Facebook na yung panahon nila, walang Facebook. May Facebook na, kasi gamitin mo si Facebook through messages. Yeah, messenger or mga ganun-ganun. Di ba? So, yun yung may isa-suggest ko. Kung nagsisimula ka pa lang, yun. Pero kung ikaw ay meron ng nagiging resulta at gusto mo na i-expand on mas palakihin yung negosyo mo, ayan, maaralin mo na tong mga ganito. Nagle-level up ka na eh. May resulta ka na eh. Alam mo na yung basic. Na-master mo na yung basic kasi may resulta ka na. Kaya mo na magpasali. Di ba? Kaya mo sumagot ng objection. Kaya mo mag-invite. Kaya mo mag-close ng deal. Whether offline or online, kaya mong gawin. Oh, di ibig sabihin kailangan mo na mag-level up para maging efficient ka na. Effective ka na eh. Ngayon, kailangan mo naman maging efficient. Okay? So, yun yung sagot ko regarding doon. Next. So, already 8:50. Dami na ako nasagutan na. Ang bilis natin. Power. Okay, next question. Okay, Jun Codillo, actually bawal 'yan. Pero message mo message mo si Rano Academy and reviewin mo yung ano doon. Ano ka, mayroong rules doon na bawal 'yan. So, wag mong gagawin 'yun kasi unethical.
Claystone. Okay, si Claystone Policarpio is member pa, member ng team ko. Balikan mo yung ano, yung training natin sa Team Genuine Academy. Balikan mo yun, review mo yun. Nandun yung sagot. Ayun, sinagot na ni Martin. Nandun yung sagot, tama. Sabi ni Ophel, ang mabuting networker ang sinusunod ng mga taong may tamang gawa at nagtuturo ng tama. Sabi ni Cecil, mula start ako October 2011 pa ethical na akin at yun tinuro ko din, pero kakaiba ka sa mga nakita kayo mo. Ayoko mga paweran, so never ako nagpapaypay pera sa wall ko. Feeling ko nga noon di ako mag-success but nag-millionaire circle ako. Ganyan, ganyan. Company namin may downline din, ganyan resulta. Oh, congrats kay Cecil. Congrats. Naging ethical. Kaya naman talaga kasi maging ethical sa ano eh. Maging successful sa ethical na paraan. Nasubukan na namin. Managawa na, marami na sa amin nakagawa. Natutuwa ako kasi meron din pala sa ibang company na nagagawa rin nila. Actually, meron na pala ako mga alam sa ibang company na gagawa na rin nila. Okay. Napaka, ano yun, hindi na question ngayon na ano. Hindi, kaya sinabi sa inyo ng apply mo, do not reinvent the wheel. Upline, ito na po yung bagong gulong. Nakagoma na kami. Hindi na po namin ginagamit yung kalesa. Joke lang, huwag nyo sabihin sa upline yun, no? Hindi naman porket unethical sila, eh, i-disrespect mo na. No, wag ganun. Okay, ayan. Wolf Queen, ang bola ka pa. Binubola mo pa ako. Pero salamat. Okay, yan. Meron pa ba question? Next question. Naghanap ako ng tanong. Ay, shit. Ano nga pala. Nalimutan ko, meron pa. Ayun, question. Mark Angelo King. Tanong ko lang po sa'yo, anong online business yan? Kung tinutukoy mo ay yung sa amin is online selling. Paano ba? Mag-send lang ako sa inyo ng link. Kita naman kita dito. Para yun na lang yung mag-explain sa'yo. Online selling, more on pagbibenta ng products. Ano nga ba yun? Okay, so yun, question pa. Habang nagtatype pa ako dito, ilagay nyo lang dyan. Meron pa tayong 14 minutes. 14 minutes. So, mga dalawang tanong pa to. Depende kung gano'ng kaganda. Pag maganda yung tanong, eh, mapapahaba ako. So, isa na lang pag maganda yung tanong. Okay, isa na yun. So, yun. Question? Pangtamad. Pangtamad daw yung online. O ano ngayon? Tanong mo ulit si Upline. Upline, pangtamad po ba yung pagtamad pa rin po ba yung online ngayon? Paano ako mag-offline? Naka-lockdown. May solusyon po ba kayo doon? Tatakas tayo. Joke lang. Wag niyong gagawin 'yan. Sabi nga sa inyo, hindi porket unethical sila, i-disrespect mo na. Okay. Question. Ayun. Kay Edmond ulit. Okay, Edmond ulit. Kasi wala na ako nakikitang before kay Edmond na iba eh. Na nasagotan ko na yung iba. Ano po ba dapat laman ng Facebook ng isang networker? Okay lang po ba na puro post ng business o ano? Kung nagwo-work sa'yo, kung ang post mo ay puro business or puro products, ibig sabihin na nagwo-work sa'yo ay may bumibili at may sumasali sa'yo kasi post ka ng post ng Facebook at products mo sa wall, edi ituloy mo lang. Di ba? Pero kung walang pumapansin sa'yo, di ba, yung tipong may isang nag-like tapos ikaw pa yun sa bawat post mo about sa business at sa products mo, ay tigil mo na. No? Itinuro ko rin to dun sa Unlimited Prospect Handbook. No, dapat hindi porket networker ka na ipang networker dapat ang laman ng profile mo. Hindi ganoon nagwo-work 'yun. Wag niyo gagayahin yung mga power payaman upline niyo na post ng post ng mga check-in nila, ng mga sports car nila, ng mga kung ano-ano mang lifestyle nila. Wag niyo gagayahin 'yun. Kasi yung ginagawa nila,
Wala naman silang pakialam kung ano eh. Wala naman silang pakialam kung may pumansin doon o wala eh. Kasi power payaman na sila. Kahit walang pumansin doon, kahit walang mag-comment doon, kahit walang mag-like doon, wala silang pake kasi power payaman na sila. Eh ikaw, pag nag-post ka na nag-post ng katulad nung ginagawa nila, kaya nga ulitin ko ulit yung sinabi ko kanina kung saan hindi niya naintindihan. Huwag mong gagayahin kung ano yung ginagawa ng upline mo sa level niya ngayon. Copy upline BS. Ang kopyahin mo sa kanya is kung ano yung ginagawa niyo na nagsisimula siya na angkop sa panahon ngayon. Diba? Eh ikaw, halimbawa, ginaya mo si upline, puro power payaman ang post. Copy upline eh. Power payaman tayo dito, sports car, ishare mo, diba, mga pera, po, na yun, sabi nga ni Cecil, nagpapaypay ng pera, nagpapaypay ng cheque, diba, ginaya mo yun. Alam na kagad ng mga prospect mo na networker ka. Mas, matutuwa ba sila? Uy, congrats! Networker ka na, pasali naman! Ganun ba yung magiging reaction nila? O, kabalik tara nun. Yan, sasabihin nila sa'yo, ay, si Edmond, networker na pala. Iwasan na natin yan. Pag yan nagyaya ng kape, wag kayong sasama, ha? Yan, networking na yan. O, yun yung iwasan mo. Hindi porket naging network marketer ka na, po na-post mo, puro pang networking na. Normal pa rin na parang walang nagbago. Diba? Simula, normal pa rin na parang walang nagbago. Hatawin mo, hatawin mo. Tapos ang isi-share mo is yung naitulong sa'yo ng result. Huwag mo i-share yung... Ito, tip ko na sa inyo. Nasa sa inyo kung gagawin nyo, hindi. Bala kayo kasi ito naman yung ginagawa ko. Kasi pansinin nyo sa post ko, sa dinami-rami ng post ko, ilan pa lang dun yung post ko about sa product at saka sa business? Dalawa. Yung recently yung isa, hindi ko naman binanggit kung ano yung company namin, pero nandun sa picture kasi. So, kinoconsider ko na yung isa na yun. Tapos yung matagal na products, pinost ko yung products namin, isang product namin. Wala naman akong pakialam kung may sasali doon o wala. Yun na nga yung point ko eh. Diba? Hindi ko naman pinost yun para may sumali sa akin eh. Or may bumili sa akin. Wala akong pakialam. Pinost ko lang yun kasi gusto ko. Diba? Kasi kahit hindi ko i-post yun o i-post ko yun, kumikita pa rin naman ako eh. Wala akong pakialam. Yun na yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Bilang ikaw nagsisimula, ang gawin mo kung ano yung ginagawa ng dapat na nagsisimula. Diba? Which is approaching your prospect, sharing your business, sharing your products. Pero hindi ibig sabihin yung pipilitin mo sila. Ang trabaho mo lang is i-share yung opportunity, i-share yung product. Ang trabaho nila is mag-decide kung oo o hindi. Kung oo, congrats. Kung hindi, next. Okay. So yun, ulitin ko kapag nag-work sa'yo, halimbawa, post ka ng post ng product mo, post ka ng post ng business mo, nag-work sa'yo. Diba? As long as ethical yan, nakakapagpasalik ka at nakakabenta ka, edi ituloy mo lang. Ibig sabihin, gumagana sa'yo eh. Kung hindi gumagana sa iyo eh, yun yung ang tipong merong isang nag-like tapos ikaw pa ay tigil mo na. Okay. So yun. Last question na tayo. Last question. Tanong ni Eric Lagmay, paano po kayo nag-close, sir? Wala naman akong ano eh, wala naman akong... pag nag-close ako ng prospect, no? Pag ako nag-close ng prospect, practical lang. Wala akong mga magic words na sinasabi, practical lang. Sinasabi ko lang sa kanila, okay lang ka magsisimula. Yun yung tanong ko kagad eh. Kasi meron kaming system na ginagamit, meron kaming 5Ms. So, nile-leverage ko lang yung 5Ms na yun. Pagkatapos nila panoorin yung video presentation namin, okay lang ka magsisimula. Kailan mo gusto magsimula? Pag di ako sinagot, next. Wala naman ako pakialam eh. Diba? Kasi the more na pinapansin mo yung mga nagre-reject sa'yo, the more na mapo-frustrate ka lang. What you focus on expands. Kung saka nakafocus, yun lang nakikita mo. Nakikita mo is yung nagsisin zone lang, nagre-reject. Eh, yun lang talaga yung makikita mo. Eh, ang nakikita ko kasi merong 100 million plus population ng Pilipinas. Yun ang nakikita ko eh. So, ba't ako mag-sasayang ng oras ko sa iilan? Ayaw mo, diwag. Hindi kita pipilitin. Malaya ka naman mag-desisyon. So, you know. Ganun way ako mag-close. For more information, no, panoorin yung video ko sa YouTube. Meron yata akong about dyan. Hindi paano mag-close, pero paano mag-present sa prospect. Yun, mapapanood nyo about dyan. Okay.
So, last na talaga. Meron ako nakita magandang tanong. Ito, kay Sunny ulit, kay Sunny Bagay. Dapat ba na maglabas ka ng sasakyan kahit di pa ganong kalaki ang kita mo? Aanhin mo yung sasakyan in the first place. Para saan? Pamawer? Yung mga naglabas na sasakyan, yung karamihan ng mga naglabas na sasakyan before quarantine, for sure, hashtag batak. Yung mga pinilit lang pamawer. Di ba? Kung gagamitin mo siya for business purpose, halimbawa, gagamitin mo siya pang deliver ng mga products, go ahead. Pwede ka mag, ano, pwede ka mag-investment yan. Magiging asset mo siya. Di ba? Kasi kung yung kinikita mo naman is, ano, kung hindi pa, ito sa tanong kasi ni Sunny, kung hindi pa ganun kalaki kinikita, wag muna. Di ba? Pero kung ikaw naman ay malakas ang loob mo at willing ka to risk, tapos gagamitin mo siya for deliveries ng product, edi bumili ka. Naalala ko nga na yan yung ano namin nung upline ko eh. Ako, sa talagang nag-isip ako recently lang, nag-isip ako, ano eh, bumili na ako ng sasakyan pang delivery. Sino magdadrive nun? Hindi naman, hindi ako magdadrive nun. Hindi ako magdi-deliver eh. Ayoko mag-drive. Ayoko mag-travel-travel eh. Hindi ako mahilig na bumiyahe-biyahe. Kasi hindi ko lang talaga na-enjoy. May hiluhin ako pero hindi naman ako yung nagsusuka sa biyahe. Na para sa akin na nawawalan ako ng energy pag bumabiyahe ako ng bumibiyahe. So naisip ko ano. Tapos sa totoo lang isa sa mga ano ko, isa sa mga goals ko is makabili ng mga ano, yung LP 300 ba yon? Yung van? Pang-deliver. Ganun yung ano namin, ganun yung way ng tingin namin. Pan-deliver yung sasakyan, hindi pang ano, hindi pang power. Di ba? Ano pa power mo yun? LP 300, di ba? Kung gagamitin mo siya sa ano, kung gagamitin mo siya sa pam ano lang, pam power lang, walang purpose. Yun yung pinakawalang kwentang dahilan para maglabas ng sasakyan. Gagamitin mo siya, gagamitin mo lang siya pamawer tapos para lang ma tawag dito, para lang mapatunayan dun sa mga insecurity. Mga para lang may mapatunayan kahit hindi pa naman talaga kaya. 'Di ba? May pakita mo lang, yung ma-feed mo lang yung ego mo na successful ka na kahit hindi pa naman talaga. 'Di ba? Yun yung pinakawalang kwentang purpose. O, para sa akin, kung bibili ako ng sasakyan, ito yung para sa akin, ito yung criteria ko. Unang-una sa lahat, dapat kailangan ko. Yung ano ba, yung mapipit, kasi nga ayoko nga lumabas ng lumabas, ayoko trumabel ng trumabel. Hindi ko gusto yung nagta-travel. yun yung lang yung part na ayoko sa travel, yung travel mismo, yung pagsakay-sakay sa mga bus, ganyan. Hindi ko na-enjoy yan. Yung mga long drive, yung mga anong tawag doon? Anong tawag ng mga bagets doon? Joyride. Parang ang tanda ko na eh. 25 lang naman ako. Yung mga joyride, ayoko ng mga ganyan. Hindi ako nag-enjoy. Ang isa sa mga ano ko, isa sa mga requirement ko sa sarili ko, kailangan yung talagang pinipilit na ako ng sitwasyon na kailangan ko na talaga maglabas ng sasakyan. Yung para sa akin, yung personal na gamit ko. Hindi ko naman gagamitin talaga pang personal eh. Pang business talaga. Another thing is dapat bibili ako niya na hindi ako insecure. Hindi ko siya bibilhin para lang may mapatunayan sa iba. Dapat bibiling ko kasi yun. Number one, kailangan ko talaga. Kailangan ko na talaga. Okay. And number three, syempre, kaya ng income. Kaya ng income mo. Doon sa tatlo na yun, isa pa lang yung na-hit ko is yung kaya ng income ko na bumili na sasakyan pero di ko kailangan. Di ba? At saka, ay hindi, dalawa na pala. Kung ako bibili ako para saan eh. Sabi ko nga, inisip ko pan-deliver. Di ba? Pero hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan. So, hindi ako bibili. Para sa akin, yun yung sa akin. Kailangan ma-hit ko muna yung tatlo na yun. Dapat kailangan ko na. Yung pinipilit na ako ng sitwasyon na bumili ka na kasi kailangan mo na. Halimbawa, nire-request ka na ng mga members mo na puntahan mo sila sa mga ganto-gantong lugar, which I doubt na mangyayari. Kasi online nga kami. Ba't sila ba't nila ako i-request na pumunta sa kanila? Eh, online nga kami. Di ba? Kaya I doubt na mangyayari. Lalo pa ngayon, lockdown. So, mas lalo pa. Buti na lang. Di ba? Buti na lang na hindi pumasok sa isip ko na bumili ng sasakyan ng mga ganto pa. Lalo na ganto yung nangyari. Okay? So, yun.
I hope it's already 9:05. I hope marami kayong natutunan dito sa ating Q&A session. No, I hope nasagot ko yung mga tanong nyo. Power pa naman tayo. Marami ba kayong natutunan so far? I hope marami kayong natutunan. And nasa sa inyo kung i-apply nyo kung ano yung mga natutunan nyo ay hindi. Katulad nung anong sinabi ko, tinuturuan ko kayo kung paano mag-sip, hindi kung ano yung dapat isipin. So I hope marami ako naitulong sa inyo. I hope marami kayong natutunan tonight. Nagampanan ko na kung ano yung part ko. And meron ako mga ilalagay ng mga additional links dito sa video na to. Itong replay nito mamaya, balikan nyo after 5 to 10 minutes. Balikan nyo yung replay kasi meron ako mga i-share sa inyo na additional training information, additional mga resources na pwede siguradong makakatulong sa inyo para magka-resulta. And check nyo, once again, check nyo yung e-book ko na Unlimited Prospect Handbook. Doon ko sa inyo tuturo kung paano mag-invite, saan manggagaling yung prospect, unlimited na prospect, paano mag-invite sa ethical na paraan na hindi ka nagpapakita ng mga pera o check, edited na check eh. Okay, so yun lang. Ayun, marami kayong natutunan tonight. Kita-kits tayo next Friday, same time, 8 p.m. So yung mga, kung masakali, wala naman yata ako hindi nasagutan na tanong, nasagutan ko naman lahat. Congrats! Congrats sa atin, nasagutan ko lahat ng tanong nyo. So, every Friday 8 p.m. ginagawa natin ito. Okay, para sa inyong Ethical Nation. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nagtanong, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye. God bless. Kita-kits next Friday.